Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga-Tesbi. Isinusumpa ko sa ngala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na magdadala sa iyo ng pagkain. Gayun nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan.
Sa gawi ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikay ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan. Di ka maaano, kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang makita ni Jesus ang napakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila'y aaluin ng Panginoon Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo at ng mga tao at pinag-uusig sa at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna ang lahat. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, magandang tignan ang ating Ebanghelyo na siyang ating gabay sa ating pamumuhay. Lalong-lalo na yung Ebanghelyong binasa natin, no? Yung Beatitudes na hukang tawagin. Dahil sa mata ng Diyos, tayo ay Kanyang pinagpapala. Ang buhay natin ay buhay na pinagpapala lagi ng Diyos. Kaya lagi sinabi niya, mapalad kayo. Mapalad ang mga aba. Mapalad ang nahahapis. At yan din para sa atin bilang Kristiyano, no? Na makita sa buhay natin na pag tayo ay susunod sa Diyos, pag tayo ay nagsusumikap sa ating pamumuhay bilang isang mabuting Kristiyano, kung tayo ay nagsisikap na ang salita ng Diyos ay ating tuparin sa ating buhay, kahit minsan ang paninindigan natin sa pananampalataya ay kasama doon, ang sabi ng Diyos sa atin, mapapalad kayo. Dahil alam ng Diyos na sa ating pagsunod sa Kanya, hindi magiging madali ang pagsunod kay Jesus. May mga pagsubok, minsan may mga challenges din tayong kakaharapin. Minsan uusigin tayo sa pagtindig natin para sa Diyos. Sa ating pagpili sa Diyos, minsan pagtatawanan tayo. Nasabi ng Diyos, kahit na ganun pa man, kasangga natin ng Diyos, pinagpapala niya tayo. Kaya maganda rin, no, kung eto ang titingin natin sa buhay natin, buhay na pinagpala ng Diyos, buhay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, ang bawat biyaya, lumalago tayo na may pagpapakumbaba. Di ba ang taong kumikilala sa kabutihan ng Diyos, na alam natin na walang ang mga natamo natin, ang natanggap natin, oo, minsan pinaghirapan natin, pero alam din natin bilang isang mabubuting Kristiyano na lahat ay posible dahil sa awa at tulong ng Diyos. Minsan, no, may nag-trend ho na post, bakit daw ho magpapasalamat sa Diyos? Bakit lagi kailangan daw itag si Lord? Kung pinagsikapan mo naman daw, hindi ko alam kung matatawa ako o maawa sa taong yon. Baka di pa niya nakikilala si Lord. O baka nasobrahan ho lang hangin. Pero biglang, bilang mga Kristiyano, tinitignan natin na ang buhay natin ay biyaya. Pinagkalooban ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. At yung mga nasagot na panalangin, ang mga matagal na natin pinapanalangin at sinagot ni Jesus Nazareno, bumabalik tayo sa Kanya at nagpapasalamat. Bumabalik tayo sa Kanya at nasasabi natin, lahat ng ito ay dahil sa awa at tulong ng Diyos. Kaya maganda po sa atin bilang Kristiyano, makita ang buhay natin na buhay ng biyaya. Biyaya ng Diyos ang buhay natin, ipinagkaloob, ibinigay. At ang mga grasyang tinanggap din natin, ay kusang pinagkakalooban ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, may kanya-kanya tayong pagkukulang at pagkakasala. Pero ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagmahal, at patuloy niya tayong pinagpapala sa ating buhay. At ganoon din sa kabila ng ating mga karanasan. Minsan karanasan natin ng paghihirap, karanasan natin ng mga struggles natin, no? Yung ating pagpupursige sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang pangako din ng Diyos sa atin, pagpapalain kita. God will always bless us. Our life is a life of blessing because God constantly loves us and God constantly journeys with us. Kasama natin ang Diyos. Pinagpapala niya tayo, kanyang mga alagad.
mga kanyang kaibigan at kapatid. Si Jesus ang sinusundan natin. Si Jesus ang ating kinakapitan. Sa kabila ng mga problema natin sa buhay, nariyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang kagalingan ang pinakamahirap, kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang ating itugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka sa amin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangi sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan
upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya ang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Blessed are they, the poor in spirit, theirs is the kingdom of God. Blessed are they, full of sorrow, they shall be consoled. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you, rejoice and be glad. Your
yours is the kingdom of God. Blessed are they, the lowly ones, they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst, they shall have their fill. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Blessed are they who show mercy, mercy shall be theirs. Blessed are they, the pure of heart, they shall see God. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbigay ng pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa ng aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos,
ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.